Yun pala, hindi pala power on. Sinasabi pala nung voice prompt, welcome to use Pridcon product. So, yo guys, what's up? Ito na naman, nagbabalik na Niche TV. So kung maaalala nyo yung huling vlog ko, yung vlog number 15 ko, ayan. Vlog number 15, nasabi ko dyan sa intro ko na baka mag-moto vlog na din ako. So ngayon, kita nyo naman sa thumbnail ko na naman, kita nyo na naman na mag-unbox tayo ng Pridcon T-Max Bluetooth Intercom. Ayan, ito siya. Ayan, in-order namin to nung Lazada sale nung 11-11. Nakuha namin to ni Mrs. ng sale price niya ng 4,310 for pair. Kasi nga, kami dalawa ni Mrs. gagamit. So, ito, sana maging... Ngayon, ano lang to, unboxing lang to ah. Hindi pa review. So, sakto, tama-tama, sa linggo, may ride kami ng mga pinsan ni Mrs. Masusubukan natin kung yung performance itong Pridcon T-Max na to. So, tara! Samahan niyo ako mag-unbox. Let's go! So, ayun guys, ito. Gusto na natin. Oh, selyado-selyado pa yan. Sana gumagana kasi kung may palpak dito, hindi na namin mare-return to. Kasi ilan days na lumipas mula nung na-receive namin eh. Ayan. So, ito. Ayan. So, gilid muna natin itong isa. Parehas lang naman sila ng laman eh. Ayan, ito na. Ayan. Ito yung laman niya. Bubungad sa'yo yung unit mismo. Ayan, ito. Ayan o. Ganda diba? Pogi. Tapos... Mali. Ayan. Ito, instruction manual na hindi naman binabasa. Sa 10 tao na may ganito, isa lang yung nagbabasa dyan. Maniwala kayo sa akin. Ayan, gilid muna natin. Ito... ay sa charger niya ata to, charger cable niya. Hindi pa siya yung ano ngayon, yung type C, yung USB type C. Hindi siya ganoon. Tapos ito may Allen key 4mm ata to. Tapos ito microphone, yung speaker. Ito yung speaker niya. Ayan. Ito yung connector niya. Yung kukonect dito. Doon. Ayan o. Kita nyo. Ayun. Ayun. Ito yung bel, parang velcro niya. Ayan. Apat. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ikakabit. Ito, para dito sa attachment. Ito naman, ito, attachment din to ng dito sa mismong unit ng Bluetooth intercom tsaka sa helmet. So, tara, assemble na natin. So, ayun guys, ito, nag-aanal naman ako. Yan na naman. Ang aking naglalawang mga palad. Guys, comment down below nga kung may alam kayong solusyon para mawala to or mabawasan man lang. Ito, gagamit na naman ako ng gloves. Kahit hindi ko susuklay si Kopi. So, yun guys, ito na yung dalawa nating device. Tetiskin muna natin siyang nakaganito bago natin i-attach sa helmet. Para hindi naman tayo mahirapan. So, ayun sa mga napanood kong nag-review na nito dati.
I-hold natin ng 3 seconds yung power button. Ito yon. Ito yung power button niya. Multi-function button niya. Hold ng 3 seconds para mag-power on. Tapos may magpa-flash down na ilo dito. 1, 2, 3. Lobat at atong isa. So, palpak. So, ayun guys. Ako'y nagbabalik. I-charge ko muna siya ng mga ilang minuto. Kasi usable naman siya. Isa maganda dito, usable siya. Kahit nag-charging siya. So, i-power on muna natin. At habang... Ayun nga, habang inihintay ko siyang magkaroon ng kahit konting charge, napilitan ako magbasa ng user's manual. So, ngayon nga daw, pag pinindot to ng 3 seconds, itong multi-function button na to, may voice prompt daw na magsasabi ng power on. So, try ko lang ha. Yun pala, hindi pala power on. Sinasabi pala ng voice prompt, welcome to use Fritcon product. So, ayun. So, ngayon ang gagawin natin, pag-prepare natin siya dito. Itong device ni Mrs. Ito. Tapos itong device ko. Ito yung sa akin. Ano? May sinabi pa siya. Nakalimutan ko. Ah, pairing. Okay. Ang hirap nito ah. So, ito guys. Itatry ko ng i-pair. Sabi din doon sa manual, i-press lang itong multi-function button na to ng about 8 seconds. So, sige, ito na. 1, 2, 3, 4. Bakit nag-power off? palbak, ulit. Nag-power off siya. So, ayun guys. Kung maririnig nyo, pag open ko, naka-radio mode siya. So, try kong hanapin kung paano tanggalin yung radio mode niya. Tapos, ilipat sa steering. Wait lang, ha? So, ayun guys. Ito, try ulit. Pasensya na kayo, ha? Hindi ko alam dun yung message natin, eh. Kapag ano lang natin. Hindi ko alam kung paired na. Ano ka ba? Oh, ito dapat. Sound check. Ayun. Intercom connected na. Bigay ko lang kay Mrs. ha. Wait lang guys. Okay ba yung ano? So, ayun guys. Okay naman siya, gumagana. So ngayon ilalagay ko na mo, i-install ko na siya sa helmet. So yun guys, epic fail yung unboxing natin ah. So pagpasensya nyo na ako. So ito ngayon, ikakabit na natin siya sa helmet ko. Ito. Evo BXR 4000 na regalo sa akin ni Mrs. to nung anniversary namin. Yan, shoutout Mrs. Ito. May chin mount na din yan. Ginawa talaga yun ng hang para sa model na ganito. Evo BXR 4000. O yan, dito natin siya kakabit. So, ito. Lapit ko lang yung phone ko ha. So, maganda dito sa bagong labas na model ng helmet ni Evo. Meron na siyang slot talaga. Para sa mga ganito. Para sa ganitong mga device. Ayan ito. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan o. Hindi nyo kita, diba? Ayun. Sana lang kita nyo. Basta meron siyang slot dito. Sige, tanggalin ko nga muna yung mga padding nito. Ayan. So, ayan, kita nyo naman siguro ito. Ito, meron na siyang slot para sa speaker. Yan, kita nyo na yung butas. Ito, itong bilog na to. Sana nakita nyo. So, ikakabit na natin muna.
ay itong to sa lagay niya ng pag ano niya sa helmet to. Ito ko siya napili, na gusto napiling ikabit sa area na to. Ayan dito. Sige. Tanggalin muna natin yung padding. Gamitan natin siya ng ito, double-sided tape. Kaso, wala akong tiwala sa mga double-sided tape eh, kaya mas maganda yung ganito naka-bolt. Ayan, sa area ba maganda ilagay? So, kailangan ko panluwagan ha. Luwagan ko HTV. Hindi yung orange na helmet ang ginamit ko, or hindi yung orange na helmet ang pinaglagyan ko nung aking T-Max Bluetooth intercom. Kasi sabi ko nga sa inyo magmo-motovlog ako, kaso yung helmet ko na yon wala pang ganito mic. Isang mic lang kasi yung na-order ko noon sa Lazada. Nalimutan ko dalawang pala helmet ko. Ito kasi pang-araw-araw ko tong helmet na to. Yung orange kanina, yun yung mga pang ride-ride. So, sana, plano, tatanggalin ko na lang to. Ayan o, kaso, sayang eh. Ang ganda na ng kapit niya eh. Naka-glue stick siya dyan o, sa chain mount. Yan, ito yung jack niya. Yan. So, naisipan ko, dito ko na lang ilagay yung aking Redcon T-Max. Kagaya ng kuya misis, sa ibo din niya na pang araw-araw ko kinabit. So, although wala siyang, nung una akala ko wala talaga siyang lagayan ng speaker, di gaya ng mga bagong labas ng Evo ngayon, meron pala lagayan itong mga unang version ng Evo na hindi natin alam. Nakataklip, may takip siya ng tela, pero kapag kinapahan nyo siya sa may ear area ng ano nyo, ng helmet nyo, makakuha nyo meron siyang lubog, nakalubog. Naikabit ko na ha, naikabit ko na siya, pakita ko na lang yung kinalabasan. Ito siya. Ayan, ito nangyari. Ayan, mga wiring ko. Sensya na sa wiring mga sir. Ayan. Ayan o, mga wire-wire ko. Ito yung sinasabi kong ano, pinaglagyan ko. Ginapit ko lang. Kasi meron talaga siyang lubog na area. May slot talaga siya sa loob, pero nung una nakaganyan yan o. Solid siya ito, to. Ayan. Tapos, ayun o, halos level naman siya. Ito yung pinaka ano niya, yung styro na shell niya sa loob. Ka-level siya o, hindi siya nakaumbok. Hindi siya nakaumbok. So, hindi ako nag-alala na hindi kagaya nitong sa aking sa BXR 4000 na meron sa dyang. Ito yung BXR ko. Ito yung aking BXR. Wait lang. Yan. Ito, dilim. Wait lang. Yan. Ito yung BXR ko, meron siyang ayun, nakagaya nung pinakita ko sa inyo kanina. Ang dilim, guys, sorry. Wait lang, ilawan ko. Yan, nilawan ko. Ayun oh. Meron siyang slot sa dya. Ayun oh. Ito yung slot sa dyan ng mga bagong version. Tatanggalin mo lang itong foam na to. Basta yan. Ayan yun. Yun yung sinasabi ko. Okay, balik na natin. So ito, dito lang tayo sa aking GSX 3000. So ito nga yung ginawa ko. Ito, buksan ko ilaw. Yan, mga wiring. Tinago-tago lang. Diskartehan nyo na lang ang pagtatago. Yan. Ito pinaglagyan ko. Yan o, halos ka-level siya o. Ito yung speaker ko. Yan. So tago ko na siya. Wait lang guys ha, i-clip ko lang lahat ng mga padding. Ay, tabit ko na. Hey Cholo. Cholo. As Cholo yung maingay, sinasaway ko lang. So ayun, naikabit ko na yung mga padding ng Evo GSX 3000 ko. Pakita ko lang sa inyo kung ano ang kinalabasan niya. So ayan, ito siya. Ito lang ilaw ulit.
Ilaw, yan. Yan, ito yung mic ko, andito. Yan, yung mic ng aking ito, aking Bluetooth intercom. So, andito yung mic ng aking action cam. Yan, siniksik ko lang dyan. Kita ba? Ayan. Siniksik ko lang dito. May dead cut pa siya o noise cancellation for ano, hindi ko alam kung anong tamang term. Basta yan, nandyan lang siya. Mic ng aking sa vlogging camera. Ito yung wire niya. Yan, yung korugtong niya. So, ayan. Okay naman, mukhang okay. Ayan o. Wala pa yung action cam po sa loob niyan. So, ayan, sana nagustuhan yung kinalabasan. So, ayun, sa ride nga namin sa Linggo, i-obserbahan namin ni Mrs. kung anong mangyayari doon sa Bluetooth intercom, kung maganda ba siyang gamitin or what. So, ayun, hanggang dito na lang itong vlog ko. Huwag niyo pa rin magkalimutan mag-like, comment, and share. I-like nyo, subscribe kayo sa Nanich TV. Pindutin nyo din ang notification bell. Hanggang sa muli, bye-bye!